Kasi nilalako po talaga ng bayan mo na magandang-maganda itong renovation site. Ganun din po kasi ang sinabi sa inyo, di ba, bago kayo dalhin dito. Ngayon po, marami pa po sa tala po namin, 500,000 families pa ang kailangan tanggalin sa kanilang komunidad ngayon. At iba't ibang paraan ang pangungumbinse, pag hindi na kumbinse, talaga po marahas na tinatanggal sa komunidad. Ano po gusto nilang inyong sabihin sa kanila? Maganda yun dati. Sarang anak buhay yung binigyan nila sa atin. Bahay na wala naman anak buhay. Hindi naman matibay. Pokokin mo. Lumusot yung pako. Hindi kami mangutang, walang kakainin. Wala talaga. Yung iba, pautang ng pautang. Ang lalaki ng bahay. Balik na lang kami doon sa Maynila. Nung unang lumipat ako rito, ako lang ang may tindahan pala. Malakas talaga. Malakas ang pagtitinda ko. Ngayon sa ngayon, mahina na. Minsan may benta. Minsan wala talaga. Pambili lang ng biga. Marami na kasi nagtitinda rito, hindi naman masasabing, siyempre, gusto rin maghanap buhay ng iba, pare-pareho. Ang hanap buhay ng binata, nakasama ko rito sa Nabotas yon. Itong may anak dito sa Nabotas din po. Kung ang kwita po nila sa isang araw, isang 200, 300, kung araw-araw po sila uuwi, ang hanap buhay, ang hanap buhay lang na transportasyon. Mabawa niya na kami dito, itong February din, February 27, one year na kami dito. Tapos kasi ang sabi nila, maganda raw ang lilipatan namin. Maganda daw bahay, may tubig, ilaw na raw. Pagdating namin dito, wala pala siyang tubig. Although may tubig, di-deliver, bibili kami. Pag nagkasakit kasi mga anak ko, tinitiis namin ibaba ng Maynila. Ang ospital dito, mayroong medyo malapit, mga 20 minutes siguro ang biyahe, papuntang bayan, private. Mahal, so hindi namin kaya. Sa pagpasok ng school, malayo sa labasan. Hindi mo pwedeng pasakayin din tricycle araw-araw. Kasi ang mahal ng tricycle dito, 10 piso. Yun, mag-tiis lakad. Ang sa school kasi nila, yun nga, nireklamo ng anak ko, init daw. Kasi marami sila sa isang room, nasa 100 plus. Sa loob na isang room lang yun. Tapos, walang electric fan. Ibang kalagayan ko dito kaysa Maynila. Nasa Maynila, dati kasi Maynila, medyo nakatuwa pa kami ng pag-aalaga kasi medyo okay pa yung kita. Dito, ano na, talagang sobrang ano na siya. Dito ko na naranasan na ni Benchin ko sintabos, nawawala sa bulsa ko. Oo. Nung doon po kami sa ano, sa Nabotas, maigigi po yung aming kabuhayan doon. Kasi ang sa akin po, tindahan lang po ako. Tapos, bagay yung asawa ko naglalantsa rin pero mababa rin po yung sahod. Hindi naman mataas. Ko lang pa po sa anim na anak ko na nagsisipag-aral. Tapos hanggang ngayon po yung mga anak ko, dalawang kolehiyo, hindi po sila nakatapos ng pag-aaral. Yung babae ko hindi rin nakapag first year, gawa nga po ng kulang sa pinansyal. Tapos hanggang sa dito na kami nalipat, mas lalong nahirapan po kami dito. Kasi yung limbawa, ibibili na lang namin ang bigas. Tapos punta pa sa mga pamasahe. Tapos kung hindi naman magpunta ng Nabotas, wala rin po kaming ibibili ng mga ano namin. Kailangan dito. Buti pa nga po doon sa Nabotas, nakakabili ka ng 20 pesos na galunggo. Pwede na mapaksyo. Dito po, ano, ang pinakamababa dito, 40 ang isang plato. Yung klase po natin ng bahay natin substandard, di 4 ang hollow blocks, 8 mm yung bakal, at talagang kung makikita po natin,
ay kapag may malakas na ulan, bagyo o baha, ay tiyak po maapektuhan po yung kabahay natin. Isang malaking parang panloloko po yun na pinapirma nila tayo pero wala po tayong kopya ng kontrata. Sabi po ng United Nations, dapat ang lokasyon po ng paninirahan ay hindi po pinuputol ang oportunidad po natin sa trabaho. Kahit sabihin po tayo magtinda-tinda tayo dito, pero kung lahat po tayo ay may sari-sari store, sino ba ang bibili? At kailangan po natin yung disente at totoong trabaho. No, na tulad po ng pinagtrabahuan natin nung nasa Metro Manila pa po tayo.